Bukod sa mga bakuna, panlaban din sa malalang COVID ang Molnupiravir o antiviral drug na kaninang umaga lang ay kahon-kahong dumating sa bansa. Naitanong tuloy sa budget hearing sa Senado, may nailain bang pondo para dito? Ang sagot dyan ng Department of Health sa pagtutok ni Maki Pulido. Kahon-kahon ng oral antiviral Molnupiravir para sa 32 ospital sa bansa ang dumating kaninang umaga. Investigational drug ito ng Merck and Ridgeback Biotherapeutics na may 50% chance ang mapigilang maging severe ang sintomas ng COVID dahil napipigil ng gamot ang pagpaparami ng virus. Capsule ang gamot na Molnupiravir na kailangang inumin sa loob ng 5 araw habang mild pa lamang ang mga sintomas. Compassionate special permit pa lamang ang ibinigay ng Food and Drugs Administration. Kaya't kailangan sa ospital lang ito gagamitin. Yung hospital na yon, may obligasyon siya sa amin na inilista niya kung kanino niya naibigay yung gamot at saka kung ano ang naging outcome ng mga pasyente niyon at i-monitor yung mga pasyente niyon. Kasi nga, itong product na to is still an investigational drug or a drug that is still under development. Ang gustong malaman ni Senate President Tito Soto sa budget hearing kahapon, may nailaang budget ba ang DOH para sa mga developmental drugs laban sa COVID? Ngayon pa lang kasi may ilang bansa tulad ng Amerika, United Kingdom, Japan at Indonesia na nagsisiguro na ng supply nila ng Molnupiravir. Pangamba ni Soto, baka mahuli na naman daw ang Pilipinas sa supply tulad ng nangyari noon nang maunahan tayo ng ibang mga bansa sa pag-order ng bakuna contra COVID-19. United States and United Kingdom have already secured millions of doses for both treatments. How about us? Have we done at least initial steps to procure these pills? I distinctly remember in June 2020, Pfizer had reached out to our government relative to the vaccines, but I understand that sabi they were ignored. Sabi ni Undersecretary Maria Rosario Vergere, may DOH administrative order na pinapayagang diretsyong makakabili ng investigational drug ang mga ospital na may compassionate special permit tulad ng Molnupiravir. Ang dumating na Molnupiravir shipment kanina ay bahagi ng mga in-order ng mga ospital mula sa Faberco, isang pharmaceutical company. Umaasa ang Faberco na hindi magkaroon ng supply shortage. Ibinahagi raw kasi ng Merck ang lisensya sa paggawa nito sa ilang generic drug manufacturers sa India para magkasupply din ang mga mahihirap na bansa. We're hoping kasi ang dami nitong mga among the biggest generic manufacturing companies sa India, very reputable. Hopefully magiging adequate yung supply. Nag-apply na ng emergency use authorization ng Merck sa FDA. May oral antiviral drug din ng Pfizer pero wala pa itong anumang application sa FDA. Nauna nang nabigyan ng EUA ang monoclonal antibody drug na Ronapreve. May mga nadidevelop mang gamot, sabi ni Undersecretary Domingo, bakuna pa rin ang pinaka-epektibong panlaban sa COVID. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.